Hello there, Science Kids! Welcome sa ating new episode ng Grade 4 Science Learning Activities. Kayo ay patuloy sa inyong pag-aaral sa inyong mga tahanan sa kabila ng mga pangyayari sa ating kapaligiran. Kaya naman ako ay narito upang kayo ay gabayan sa inyong pagkatuto. My name is Teacher Lariza at narito na ang ating new episode para sa Grade 4 Science Activities. In our last science episode, you were able to identify the changes in the materials that are useful or harmful to our environment. In that episode, you also learned that there are changes in the materials that can be useful or harmful. When we say useful, it is the capability of being put to use, while when we say harmful, it is likely to be more damaging. For a quick review, identify which of the following changes in the materials can be useful or harmful to our environment. Put a happy face if it is useful and sad face if it is harmful. Do not forget to comment down your answers below this video. Now that you can identify the changes in the materials that are useful or harmful to our environment, we will now focus on describing the harmful effects of changes in the materials to our environment on the second part of our lesson on changes in the materials that are useful or harmful to one's environment. Science Learning Episode: Changes in the materials that are useful or harmful to one's environment. Kamakailan lang ay kaliwat-kanan ang naging epekto ng iba't ibang bagyong dumaan sa ating bansa sa mga nakalipas na araw. Ilan sa mga ito ay ang flash flood, landslide at soil erosion. Ang mga natural disasters na ito ay epekto ng mga pagbabago sa mga bagay sa ating kapaligiran, mapa-living thing man o non-living thing. Before heading to our today's activity, let us first unlock the terms that you need in understanding this concept. Number one is pollution. Pollution is the action of polluting, especially by environmental contamination with man-made waste. Or in Tagalog, ang polusyon ay isang aksyon na may kinalaman sa kontaminasyon ng kapaligiran dahil sa basurang gawa ng tao. Number two is contamination. Contamination is the process of contaminating or the state of being contaminated. Or in Tagalog, ito ay ang estado ng pagkasira o pagiging kontaminado. In our today's activity, you have to identify what kind of pollution is described in each situation. The options are A. Air pollution, B. Water pollution, and C. Land pollution. The answer for air pollution include the smell of garbage is suffocating the villagers, factories release harmful smoke, and chicken manures release foul odor all over the town. For water pollution, we have red tide is affecting the northern coast of the country, mine tailing is thrown in rivers, fishermen use dynamite fishing, using detergent soap while washing clothes in the water. For land pollution, farmers can no longer harvest vegetables, garbage is thrown in empty spaces in residential areas, villagers dump trash on a vacant lot at the back of the school. Burning of garbage such as plastic materials, rubber, and other waste is harmful to our environment. Many items in our household garbage, when burned, release toxic chemicals that are dangerous to our health. These pose health risks, especially to those people who have asthma and other heart or lung ailments. Ang pagsusunog ng mga basura, partikular sa mga material na yari sa plastic at rubber, ay nakakasama sa ating kalikasan. Marami sa mga basurang nanggagaling sa ating mga tahanan ay naglalabas ng mga nakakalasong kemikal kapag ito ay sinunog na delikado naman sa ating kalusugan. Ito ay delikado, lalong-lalo na sa mga tao na may hika o di kaya naman ay may sakit sa puso o sa baga.
Because the smoke is also close to the ground, it can also settle on fruits, vegetables, and other vegetation that become dangerous to eat for humans and wildlife. The smoke and toxins that mix with air also contribute to the greenhouse effect and global warming. Dahil ang usok ay malapit sa lupa, ito ay maaaring kumapit sa mga prutas, gulay at iba pang pananim na ating kinakain, kung kaya naman ito ay nagiging delikadong kainin ng mga tao at ng mga hayop. Ang mga usok, gayon din ang mga nakalalasong kemikal na humahalo sa hangin, ay nakadaragdag din sa greenhouse effect at global warming. Cutting down of trees is also harmful to the environment. It affects the quality of air that we breathe. It causes rapid change in temperature. In addition, when trees are cut down, rain levels are severely affected. This in turn changes the weather patterns which lead to environmental concern. Cutting down of trees also causes soil erosion. Many animals native to forests also lose their habitats. Ang pagpuputol ng puno ay nakakasama sa ating kapaligiran. Nagbabago ang kalidad ng hangin na ating nalalanghap sapagkat wala ng mga puno na naglilinis ng polusyon sa hangin. Dahil dito, umiinit ang temperatura sa ating paligid. Dagdag pa rito, nagbabago ang level ng pag-ulan sa mga lugar dahil sa kawalan ng puno. Dahil dyan, nagkakaroon ng mga problemang pangkalikasan dahil lubhang naaapektuhan ang ating panahon. Ang mga pagbabago sa mga material ay nagdudulot ng masamang epekto sa ating kapaligiran. Tulad na lamang ng labis na pagpuputol ng puno at iligal na pagmimina sa kabundukan ng Sierra Madre. Ang mga gawaing ito ay nagbunsod sa pagguho ng lupa sapagkat wala ng mga punong pinagkakapitan at sumisip-sip sa tubig na dala ng malakas na ulan. Dahil dito, lubos ang naging pagbaha sa Cagayan, Isabela at Pampanga na nagdulot ng pagkasawi ng maraming buhay ng mga tao at maging ng mga hayop na naninirahan dito. Ang larawang ito ay isang magandang halimbawa ng pagpapakita ng pagbabago sa mga material at kung ano ang epekto nito sa ating environment. Kapag may mga halaman ay mapapansin natin na malinis ang tubig sapagkat may sumasala sa dumi na nakukuha natin sa ating kapaligiran. Kapag naman may kalat ay makikita nating kontaminado ang tubig. At kung wala namang mga halaman ay sumasama ang lupa sa daloy ng tubig. Here are the key points of our lesson for today. When the material like soil or land is dumped with garbage of any kind, such as empty bottles, plastic, toxic waste, chemical from factories and others, the soil or land becomes polluted. Polluted land serves as breeding places for flies, cockroaches, and rats. These pests carry germs that cause diseases, hence hazardous to one's health. Growing plants is not possible in polluted land. When the material like bodies of water is dumped with garbage of any kind, such as empty bottles, plastic, waste materials from houses, and other industrial and chemical waste from factories, the water becomes polluted. If we drink water contaminated with germs, we are likely to get sick or diseases. Polluted water also kills living organisms like fish and aquatic plants. When the surrounding air is blanketed with smoke in factories and motorized vehicles, ashes and dust particles, the air becomes polluted. Polluted air causes skin itchiness, lung infections, cancer, and other respiratory diseases. That's it, Science Kids! I hope you learned something new in our science episode for today. Be the change that you want to see in this world. Plant more trees and save more lives. Let us protect our Mother Earth. If you like this video, do not forget to hit like and subscribe sa ating channel to stay notified in our upcoming videos. See you again next week! Bye-bye!